tumulong nga lang po yung nga sa akin ng witness sa akin. Tapos, ini-imagine ko yung mga pangyayari. Talagang napakasakit. Mahirap para sa mga kaanak na tanggapin ng sinapit ng 39-anyos na nurse na si Mark John Blanco. Nasawi siya matapos pagbabarilin sa ulo at braso sa barangay 173 Caloocan. Yung mga anak ang naiwan. Ano lang po ako, housewife lang po ako. Wala po akong trabaho. Kaya hindi ko alam kung paano bubuhayin yung lima anak niya. Si Blanco nagmalasakit at tumulong lang sa isang motorcycle rider na sumemplang sa lugar. Pauwi na raw noon ang biktima na mangyari ang insidente. Naawa siya dahil nakita niya. Tinulungan niya itong suspect na itayo yung motor. Ngayon, itong pagtayo ng motor, hindi na mapaandar ng suspect yung motor. Kaya nagalit siya dun sa biktima, bakit daw hindi na umaandar yung motor niya at agad binaril yung biktima na nurse. Patay rin sa insidente ang lalaking 39-anyos na residente sa lugar. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Meron namang babae ron, sumisigaw na tulong-tulong. Lumabas naman itong pangalawang biktima, binaril din. Sa CCTV footage, kita pa ang salarin na nakahinto sa gilid ng kalsada at tila may iniwan sa lugar. Nahagip din ang kanyang pagtakas. Kalauna na aresto siya ng mga pulis matapos masangkot sa aksidente. Nabawi ang ginamit niyang baril na kargado ng mga bala. Bali po, binalistik po yung baril na na-recover at nag-match naman po dun sa balang na sa katawan ng mga tao. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng 54-anyos na suspect na isang security officer. Sinampa na siya ng reklamo multiple murder. Binaril niyo po ba yung dalawang tao? Hindi po. Umiyak ng tawad, ngayon ng tawad. Kahit kapalit ng buhay ko, okay lang sa akin yon. Mabigyan lang ng ustisya yung bawat pamilyang naiwanan na magtagdusahan niya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.